So yun guys, hi, welcome back. Tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paggamit ng earphone. So kailangan may earphone muna kayo. Yan, tingnan nyo muna kung kompleto yung parts niya, kung gumagana pa ba. Kasi kung hindi na, bitawan nyo na. Then, saksak mo na itong dulo dito sa earphone plug mo. Tignan mo kung sakto ba, kung para kayo sa isa't isa. Kasi kung hindi naman, wag mo nang pagpilitan pa. Then, pag nalagay mo na, pili ka na ng music. Yan, pili tayo ng music. Tignan natin kung gumagana. Kasi mahirap magmukhang tanga sa mata ng iba. So yun guys, kung mapapansin nyo sa earphone natin, yan. Kung mapapansin nyo, may ganito sa earphone nyo. Tawag dyan is mouthpiece. Yung mouthpiece na yan, pwede yung pang play tsaka pang pause ng music. Then, stop mo muna kung alam mo nang nasasaktan ka na at may mahal naman na siyang iba. So yun guys, yun yung tamang paggamit ng earphone. Hi guys, welcome back. So yun, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay kung paano ang tamang pagbukas ng dilata. Yan, hindi po siya sponsor. So una, pag bumili kayo ng dilata sa tindahan, lagi nyo sisiguraduhin tignan yung kanyang lata. Which is, tignan nyo kung may lamat na or may sira na. Kasi mahirap nang ayusin yung relasyon na may sira na. So yun, pangalawa is tignan mo yung kanyang expiration date. Tignan mo kung na-expire na kasi mamaya mahal mo pa siya pero siya may mahal ng iba. So yun, next guys is bubuksan na natin yung dilata. Pero guys, teka lang. Lagi natin tatandaan na kapag nagbukas tayo ng dilata, lagi tayo mag-iingat para hindi tayo masaktan kasi nagmahal tayo ng taong hindi naman tayo ang gusto. So yun, buksan na natin siya. And then, kuha ka ng lalagyan. Salin mo na, wag mo nang pahirapan yung sarili mo na kakaasa sa kanya. So yun guys, nasalin na natin yung dilata. Visit ka! Tagal-tagal, gugutom na ako! Hugot ka ng hugot niya sa buhay mo! Hi guys! So yun, today, tuturuan ko kayo ngayon kung paano ang tamang pagtimpla ng kape. Giniagawa mo! So una, kuha tayo ng kape. Siguraduhin yung barako guys, para kaya kayong ipaglaban. Hindi katulad ng ex nyo na nakakita lang ng iba, iniwan na kayo. Pasensya ka na! Sunod natin gagawin is buksan muna. Buksan mo muna yung isip mo na hindi naman ikaw ang kanyang gusto. Then, lagay mo na sa baso. Kunin mo yung mainit na tubig. Lagyan mo ng dahan-dahan yung tasa. Huwag mong ibubuhos yung pagmamahal mo sa maling tao. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Then, kunin mo yung asukal. Lagyan mo ng asukal para naman kahit papaano tumamis yung relasyon nyo na malapit na maglaho. Then, haluin mo. Tignan mo kung nahalo mo na na maigi. Siguraduhin mong ikaw pa kasi baka mamaya may iba na pala. At ngayon, nandyan ka na. Tsaka mo tikman kung okay na ba yung lasa, kung tama na. Kasi pag tama na, tigil na. Pag hindi na ikaw yung gusto, huwag mo na ipagpilitan pa. Hindi tayo pwede. So yun guys, yun yung tamang pagtimpla ng kape. Hi guys! So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paggamit ng mask. Una, itapat mo sa mukha mo yung mask. Siguraduhin mong tapat yung jowa mo para hindi ka naloloko. Pasensya ka na sa mga kathangin.
Then, dapat yung blue is nasa labas. Yan kasi yung magsisilbing protection mo sa mga taong gusto mandurog ng puso mo. Tsaka mo ikapit sa tenga mo. Siguraduhin mo na nakakapit pa siya. Kasi baka mamaya, lumalabang ka pa pero siya bumitaw na. Nasa puso, sa puso lamang. Then, iangat mo. Takpa mo yung ilong mo. Siguraduhin mo sakto, sakto yung pagmamahal mo. Kasi baka nagkulang ka sa kanya, kaya humanap siya ng iba. Hindi tayo pwede. So yun guys, yun yung tamang paggamit ng mask.